Good afternoon mga ma'am, mga sir. Dito tayo sa Uni Oil paglagpas ng SM North, northbound. Pupunta tayong Bulacan today dahil may attendant akong kasal ng ka-office mate ko. So samahan niyo lang ako sa biyahe. Ang exit yata natin ay Santa Rita, not sure. Bihira kasi ako sa NLEX eh. Mas madalas ako na SDEX ang dinadaanan. And sa tayo ngayon, medyo maluwag kahit papano dahil Sunday. p.m. pa yung wedding, pero ETA natin ay 3:17. Medyo maaga kasi plan ko pa dumaan ng stopover para mag light meal. Syempre pagkasal hindi naman kainan agad, kaya hindi tayo dapat dumating doon ng gutom. Medyo maliwanag lang siguro sa video dahil wala pa tayong tint, yung free pa rin from casa. Pero medyo malapit na tayo magpakabit ng ceramic tint. Pinag-iipunan na lang, tsaka naghihintay kung kailan mapapakante. Medyo sunod-sunod kasi ang lakad during weekend. Hindi ko sure kung rinig to, medyo maingay siya eh. Naglagay si Mrs. ng lagayan ng tissue. Medyo maluwag yata, medyo may ingay. Pagpatint tayo, feeling kong ganda nito sa camera dahil hindi na siya ganun kaliwanag. Okay, dito tayo sa baba dahil tayo ay pa-NLEX. Actually dito ako nalilito kasi kung alam nyo, may mga kasagat ayun na may NLEX pa dyan sa taas na daan. May paliko dun sa taas eh. Hindi ko alam kung same lang papasokan nun na nito din sa NLEX na part. Matawag yung isang kasama ko sa kasal. Pero nasa ibang sasakyan sila eh. Mga from the south pa sila. Eh tayo from east. Mamaya na natin sagutin, nagbibideo tayo. Papasok pa naman tayo NLEX, kailangan maunan tong part na to. Or mute na lang, ay wait. Pag tumawag ulit, mute ko na lang muna yung video. Ayun, yung sinasabi ko kanina, kung alam nyo, paki-confirm na. Kung may daan pa doon pa NLEX pag umakyat nung tulay, kasi nung nagbagyo kami nalito din ako dyan eh, sa signage dyan, kasi parehas merong signage dito sa baba tsaka yung taas ng tulay na part. Pero nung nagbagyo kami, dito kami dumaan sa baba. Hindi ko alam kung dito ba sa kabila yung labas nun, ito, tong part na to.
RFID natin dito sa taas in case na hindi mabasa. Loaded na rin yan. Dito yung part sa Facebook na nakikita ko maraming nalilito na ano eh, na motor na pinapadaan ng Waze tsaka Google. Kapag ganun, make sure lang kung nagmamotor kayo tapos bawal sa expressway, make sure nyo lang na yung settings nyo sa Waze tsaka sa Google Maps ay naka-avoid tollways. Merong ganun sa settings nun eh, para hindi kayo mapadaan sa ganito. Malaki din multa nito eh pag pumasok yung two wheels na below 400cc. Sayang yung mapupunta sa multa. Toll Plaza. Pala noon luwag pag ano, pag weekends or Sunday, hindi ko sure pag Saturday. Over tayo kung saan, kung ano yung madaanan natin. Meron pa naman tayong 32 kilometers. Sa daan, ano pa pwede pagkwentuhan? Narealize ko pala kagabi, first time ko mag-expressway na mag-isa. Lahat ng expressway ko, kasama ko lagi si Mrs. It's either dalawa kami, tapos or may kasama pang iba. Pero ngayon, siguro ilang years na ba ako nagde-drive? So 4 wheels siguro, ilan ba? 4 years na yata ako nagde-drive ng 4 wheels. And ito yung first time na ano, solo ko. Solo ako sa sasakyan sa expressway. Okay naman. Wala lang tayong sound trip para iwas copyright. Pero kanina sa EDSA naka ano tayo, naka sound trip syempre. EDSA ngayon na lang yata ulit ako napadaan dun. Work ko kasi is sa BGC, yung isang video, yung sa uptown. Doon ako banda nag-work, tapos ang daan ko nun, C6. Eh binangonan ako umuwi, so hindi na ako napapadaan pati EDSA. And so wala pa rin pinagbago, no? Hindi pa rin ganun kaganda yung kalsada.
Pero kung pagko-compare mo Enlix tsaka Slex ng kalsada, mas maganda kalsada ng ano eh, Enlix sa ngayon. Hindi ko alam ano nangyari sa kalsada ngayon ng ano eh, ng Slex. Parang may mga part na may mini humps. Hindi ko alam kung sa init ba yun eh, nitong mga nakaraan. Nag-aangatan yung spalto. Ang dami pa naman. Tapos parang ano din, para lang sa akin, parang less yung volume ng sasakyan ng Enlix compared sa Slex. Kaya kahit pa paano less stress mag-drive dito. Ano yun ah, no traffic. Pag no traffic to versus no traffic ng Enlix at Slex. Pag weekdays, di ko naman alam kung ano yung sitwasyon nila parehas. Pero pag Sunday, ang Slex madami pa rin sasakyan eh. Lalo na hanggang pa-exit ng Santa Rosa or yung Pakalax. Dahil sa mga nagtatagaytay. Pero pag lumagpas ka sa Slex na mga pa ano na, Star Tollway. Yun, medyo maluwag na. Problema sa Star Tollway pag medyo dumulo-dulo ka bandang Batangas. Hindi pantay yung kalsada, para ka nangangabayo. Una kong andaan doon, kala ko flat ako eh. Gumilid ako. Yung pala sa kalsada talaga. SCTX, ang natry ko pa lang sa SCTX ay yung paglusot from Enlix to pangalan nito, Tiplex. Tiplex the best, lalo kapag ano, weekdays. Natutuwa ako pag ganun yung expressway, yung ano lang, yung bukid, yung paligid. Ganda tignan. Kahit isang mahabang diretso lang siya. Pero karamihan inaantok daw dun eh. Pero ako, nag-enjoy ako sa ganung view. Kilometers bago mag Santa Rita exit. Siguro tatawagan ko na lang yung mga kasama ko pag nag-stopover ako. Tingnan natin kung nasa na sila. And 4 PM yung nasa invitation. So dapat nandun na tayo before 4. Kailangan pag wedding hindi na late. Sa experience namin ni Mrs. So nung kinasal kasi kami, ang nilagay naming oras sa invitation, yung mismong oras ng mass, ng misa. Ngayon, syempre yung iba Filipino time, pero yung iba kasi galing din naman talagang probinsya pa, lumuwas. Yung iba na late ongoing na yung misa, dumating. Kaya pag ganun, isang tip, pag gagawa kayo ng invitation for wedding, medyo i-advance nyo yung sa invitation, tapos huwag nyo sila sabihan. Kahit advance nyo ng 1 hour, okay lang maghintay ang mga yan. Kaysa yung nag-i-start na yung ceremony tapos may dadating. Yung iba pa namang simbahan, nagsasara ng ano, ng pinto ng simbahan pag start na. Pag ganun, syempre may ano yung pumasok. Ago tingin yung pagpasok mo, para kang bride nun. Pero itong attendan natin is garden wedding. Pag garden wedding, first time ko attend ng ano, garden wedding. Kaya di ko alam kung paano yung ituran. Syempre pag garden wedding, iba-iba ang setup, depende sa place.
hopefully, hindi na ganun kainit pag nag-start ng 4 p.m. Pawisin kasi ako pag ganito kainit. Pero naka-polo shirt lang naman tayo, tapos papatungan lang natin ang coat during program, I mean ceremony. Pag reception na, baka sampay ko na lang yung coat sa upuan. Sarap po. Yan yung never ko pa na experience. Sayang, pwede pala tayo dito. Hindi ko alam na may ano, stopover. Pero okay lang, medyo marami yata ang tao. Next na lang tayo. Hindi ko kasi kabisado dito yung stopover. I'm like Eslex eh. Dami din tao. Sarap pag ganito kaluwag oh. Yung kabila medyo madaming sasakyan eh. Sana pag uwi natin hindi na ganyan. Pero pag uwi baka hindi na ako mag video. Actually itong video baka hanggang exit lang ng Santa Rita. Kasi i-end ko na. Kasi kailangan ko na mag focus. Kasi medyo malapit na sa exit yung place. So pag malapit na, siyempre hindi na magbibideo kasi kailangan ko pa magayos. Kasi ngayon naka-medyas lang tayo abang nagda-drive. Magsasapatos pa ako, tapos mag-aayos ng muka. And itong GoPro natin na video is nakakabit sa sombrero, so nakakap tayo ngayon. Mag-aayos pa ako ng buhok. Medyo marami pa tayong cheche breche. Kasama natin si Macy's, medyo GG na tayo sa speed natin. Pag naka-espresso ka tapos yung kasama mo sa sasakyan, medyo nagbabantay sa speed mo, medyo ano no, medyo ang dali nila tignan. Kasi nasa gitna kasi kahit nasa likod yung tao, kita nila eh. Meron pang 13 kilometers. Bilig nga tayo. Baka magkaroon ng stopover. Ha, pag Philippine Arena, mas malapit lang. Ito na yung exit to Philippine Arena. Mas malapit kaysa sa ibang exit. Buti, ayun yung Philippine Arena. Buti, ano, yung kasal pala nila, hindi sumakto na may concert dito. Ayun. Hindi ko sure kung kita. Stopover. Wala pa ba? Jimny 5-door. Yung sarap nun no? 25 hectares for sale. May magandang part dito sa NLEX eh, yung part ng Pampanga na yata banda yan. Yung gitna nila may puro mahaba na, nakalimutan yung name nung bulaklak. Bongambilla, yun yung part na yun. Ang ganda nung part na yun. Nakita lang namin nung pabagyo kami. Dito wala pa eh. Pa rin stopover.
kilometers na lang bago mag-exit. Alam ko dapat dalawa eh. Nag-maps ako kanina, dalawa yung stopover ko nakita eh. Isa pa lang naman yung lumagpas. Yung isa dapat din na tayo lumagpas. Starex. Yan. Starex yung una kong natutunan i-drive. Pero hindi ito. SVX. Oh, SVX to. SVX model ay 1997 to 2004 yata. Yan eh. Una kong nag-drive at una namin nagkaroon na sasakyan ni Mrs. Tai, Starex GRX. GRX ay di ko sure kung 2004 or 2005 to 2007. As after nun, Grand Starex na. Medyo maliwanag lang. And pag galing ka sa mas malaking sasakyan or mas mahaba, tapos ayan, may Mac Burger King Shell 2 kilometers, pasok tayo dyan. Yun, pag galing ka sa mas mahaba na sasakyan going to mas maliit tulad nitong espresso, mas madali yung adjustment. Unlike pag galing ka maliit tapos papunta ka malaki in terms of size, pero in terms of power, syempre mag-adjust ka rin doon kasi syempre mas mahina yung power nito compared dyan. 2.5 diesel yan eh, plus turbo pa. And yung Starex na yun ay binenta na namin dahil nung kinasal kami ni Mrs., nakabukod na kami. Madalas dalawa na lang kami yung sakay eh. Eh medyo masakit sa gas lalo pag naipit sa traffic. So binenta namin, tapos yung napagbentahan, yun yung pinandown namin dito sa Espresso. Pero laking tulong dati sa amin nung Starex, panghakot-hakot. Kung san-san din kami dinala nun. Starex yung una ko rin na drive na S-Lex tsaka N-Lex. Nasaan yung ano? Ayun, yun, kita ko na yung Shell. Pero mas okay sana Macdo eh, pero okay na to, Jollibee na lang tayo drive-thru. Mix and match. Mix and match. Medyo may sasakyan lang sa right natin. Mag-right din tayo. Slow down. Bagal, sir. So, S-Lex din siya eh. Thank you. So yun, tumawag yung mga kasama ko. Nakaiwala yung sinabi kong nakaiwalay na isang sasakyan kanina. Lima sila dun eh. And nagkataon, nandito rin pala sila sa stopover na to, pero nasa SB. So sabi ko, kain lang ako ngayon. Kung abutan ko pa sila, puntahan ko sila. Pero kapag ganun, di ko sure kung magsasabay na kami.
Pero hindi kasi ako komportable sa ganun, yung magkasabay na sasakyan, lalo na expressway. Mas gusto ko yung own pace ko. So pag ganun, mag-iya sila, siguro pagsabay lang dito, siguro ako sasabay. And not sure kung magbibideo pa ako nun or hindi. Kung hindi, baka dito ako na i-end. Pero kung kayanin pa makapag-video, eh video pa rin ako hanggang exit ng Santa Rita. Uy, kambal. Kambal, kambal. Mabilis lang naman yung order natin. Spaghetti and Coke float na manchan lang. Hanap na lang tayo ng mapaparking na pwede kumain. Pwede yata dun. Ito mga nakapark din yata ito, kaso ayun, pwede ko tatabihan. Di ko kasi sure saan banda SB dito, pero parang bandang gitna. Siguro kain na muna ako dito, tapos ikot, try natin hanapin yung SB or iwan ko na yung sakyan dito. Bahala na. Medyo marami lang tayong kalat dahil mga gamit. Tapos na siya, tayo naman. Ingayo, sorry. Sarap sana tabihan nun, no? Doon nag-park yung kambal espresso, kaso ibang kainan yun, hindi ko alam kung pwede doon. Sa natin yung tubig. Thank you. So yun, paalis na raw sila. Kaya doon na lang magkikita-kita. Hindi ko na sila pupuntahan. Kain muna ako. So, okay na ako kumain. Quick kain lang. 3:42 na din kasi yung ETA natin doon. So, kailangan na natin umalis. And yung mga kasama ko ay nauna na rin daw. So, hindi ko na sila pinuntahan. Dahil nung umalis sila ay kumakain pa ako. So, let's go, let's go. 12 kilometers away na lang naman tayo. Iginto.
siguro pwede na siguro ngayon, gilid na tayo. 4 kilometers away na lang tayo from exit. Yan na din yata yung next exit, Giginto. I mean, Santa Rita. Bagyo kami, dami nila yung kulay. Medyo ano nga lang nun, medyo makalat din dahil nagdalagas yung ibang bulaklak. 2.2 kilometers na lang natin tong mini truck. Tapos yung tunog nun, oh. 2 kilometers Santa Rita. Camera daw, sabi ni Waze. Below 100 naman tayo. Goods lang yan. Nangyari lang to sa Metro Manila paglaban ni Pacquiao. O kaya Holy Week, minsan mostly lang tao ay umuwi na probinsya. So right na tayo. Ganyan na yung line, bawal na yan. Dapat before dun pala sa broken lines nakapasok na. Okay, first time ko mag-exit dito. Dito na lang. Mas may markings yan eh. Wala dito markings. Bawal ka dumikit. Ayan. Sintayin lang natin bumaba. Meron ba tayong 391? Kasha pa yung pauwi. So hanggang dito na lang mga ma'am, mga sir. Sa susunod ulit na biyahe, tingnan natin kung makapag-video tayo pa, pero baka hindi. So yun, drive safe, peace.